he became a new man. Verses 14 hanggang 18. He became a new man. Biruin mo yung madman. He was a madman. He met the God-man. And he became a new man. Verses 14 hanggang 18. Paano siya naging new man? First, makikita natin that he has a new mean. Ibig sabihin niya new mean, new appearance. Verse 14. Nung nakainkwentro niya ang Panginoong Jesus at lumaya siya dun sa sapin yun, na-deliver siya. Verse 14 and following. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside. The people went out to see what had happened. So tinignan nila ngayon nangyari dito. Verse 15. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons. Ang nakita nila, nagwawala. Sinisira yung sarili. Ano nakita nila? Sitting there. Uy, ang payapa na. Dressed. Hubot-hubad to, nagtatakbo doon na. And his right mind. Sitting, dressed, and his right mind. Anong response nila? Hallelujah, hindi. They were afraid. Pero dito makikita natin that he has a new mean. Ibig sabihin nito, may new appearance na siya. Nagbago ang kanyang appearance, yung kanyang personality, yung kanyang pananamit. So ang mga taong naengkwentro ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga taong nabago, pati yung anyo niyan, nababago. Pati anyo niya nababago. Malalaman mo ang isang tao nabago. Ako dati, puro bungo yung ano. Gusto ko, puro bungo eh. Parang laging may demonyo sa buhay. Pero nakakilala ka sa Panginoon, nahihiya ka na eh, no? Nahihiya ka na may mala sungay-sungay lagi. Nahihiya ka na ganito yung pananamit mo. Hindi naman masyadong OA naman na para kang laging mamamatay na o mapasok na sa kabaong. Hindi rin tama yun. Nakakatakot pa rin. Itatama lang. Iaayos lang. Yung biruin mo magsiswimming ka tapos nakapantalon ka pa rin dahil banal ka. Ano yun? Baka sinapian pa rin yun. Iaayos lang. But dito, nagbago yung kanyang appearance. Pangalawa, he has a new mind. In his right mind. Ang taong nakainkwentro talaga ang ating Panginoong Jesus. Mapapansin mo yung taong nabago? Nabago yung appearance niya? Nabago yung isip niya? So manalaman mo na ka-encounter mo ang Panginoon, the moment na nagbabago na ang isip mo. Kasi transformation begins with the renewing of your mind. Romans chapter 12. Nababago yung isip. Ang kagandahan nito, once na ikaw nakainkwentro mo ang ating Panginoong Jesucristo at binago ka ng Panginoon, mababago yung appearance, pero magbabago rin yung mindset ng isang tao. Kaya mapapansin mo, kapag walang nabagong mindset, teka lang, baka wala naman nabagong buhay. Kasi hindi naman nabago yung mindset. Napansin natin, new mind, nabago ang kanyang pag-iisip. Ngayon, ano yung nakita nila? Nakita nila ng mga taong ito, yung tao na kung saan, tamang tao na. Sitting, not agitated, not hyper. May kapayapaan, nakadamit na siya. Not only physically, but the righteousness of Christ. Talagang binalot siya pati ng righteousness ng Panginoong Jesucristo. Now, ang tanong, why they are afraid? Bakit sila natakot? Ba't gano'n biruin mo na bago yung buhay tapos natakot ka? Hindi ka natuwa? Number one, napansin ko lang, baka sa kanila kasi sumapi yung demonyo. Ano sa kanya na lang? Lumayas, baka sa amin mapunta tong demonyong to. Pero pangalawa, tandaan po natin that everyone will like it when you are set free. Hindi lahat matutuwa kapag ikaw ay pinagpapala. Hindi lahat matutuwa kapag napunta ka sa matinong tao. Hindi lahat matutuwa kapag ikaw ay binibless ng Panginoon. Hindi lahat matutuwa kapag umaayos ang buhay mo. Marami dyan maiinggit. Marami dyan mambihira. Lalabas yung pagkademonyo. Hindi lahat matutuwa. Pwede kang sirain, pwede silang magalit, o pwede hindi nila maramdaman na ikaw ay pinagpala. So in fact, they did not celebrate. They did not congratulate the man. They did not praise God for His goodness. Wala. Hindi nila pinasalamatan. Wow, nakalaya ka na. Pero mapapansin natin, ang importante dito, may bago na siyang appearance, or mean, may new mind na siya. And then lastly, mapapansin natin that he has a new mission. Galing. Dati mission niya, sirain ang buhay niya. Guluhin yung mga tao. But verses 18 hanggang 20, as Jesus was getting into the boat, paalis na si Jesus Christ, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Sama ako, Lord!
Sabi niya, sali ako sa team mo, sa dose mo. Verse 19, Jesus did not let him, but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Then the man went away and began to tell in the Decapolis, 10 cities, how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Ni-refuse ng Panginoon yung request ng demoniacs na ito. At sinend siya as a first missionary. Makinig kang maigi. At sinend itong na demon possessed na ito as first missionary even before he sent out his 12 disciples and the 72 disciples. Una to. Sino? Taong simbahan? Relihiyoso? Hindi. Demonyo na demonyo. Yun ang first missionary ni Jesus Christ dahil ginamit niya yung kanyang testimony. Maybe itong taong ito, sabi niya siguro, gusto kong sumama. Galing, may magic-magic yung mga kasama ko dito. Baka sumikat ako dito. Pero sinabi ni Panginoon Jesucristo, hindi, balik ka sa pamilya mo. Sabi mo kung anong ginawa ko sa'yo. Sabi mo kung gaano naawa ang Diyos sa'yo. Alam niyo, sabi nga ni Augustine, natandaan ko that if you want to do great things, begin with little ones. If you want to do great things, begin with little ones. Kagad yung masyadong spectacular, okay lang yun, magsimula ka sa konti. If you want to do great things, sunahin mo sa paligid mo. Di-disciple ka, puro malayo agad, wala ka sa malapit. Di ba Jerusalem muna? Magmi-mission ka. In fact, first missionary siya. Saan mission niya? Timbukto. Kung saan-saan bundok, hindi. Pamilya niya, yung kapitbahay niya, yung mga katrabaho niya, yung malapit sa kanya. Maling-mali at malaki pinagkaiba sa pinaggagawa na maraming simbahan ngayon. Nag-mission sa napakalalayo, nakalimutan yung paligid nila. Pwede naman yun, kaya lang Jerusalem muna, Judea, Samaria, then to the ends of the earth. Kaya bumabagal ang Kristyanismo, kaya bumabagal yung growth ng mga simbahan because of wrong strategy. Kaya sinabi ni Lord, abutin mo yung pamilya mo. Ang matindi nito, hindi nag-Bible school to. Hindi pa umatin na matinding seminar ito. Naka-encounter lang Panginoong Kristo. By the way, hindi ko sinabing wag aatin ng Bible school, ng seminar. Importante yon, pero ang ibig ko sabihin, hindi yun ang magiging dahilan para hindi ka magpagamit kay Lord. Kahit na anong katangian mo at katayuan mo sa buhay, kapag na-encounter mo ang Panginoon, pwede kang gamitin ng ating Panginoon. Siyempre, depende na yun. Pag magtuturo ka na, pag lalago ka na, kailangan din lumalago tayo. Hindi naman pwedeng puro kwento lang. Okay? So dito, sinabi, anong ginawa ko sa iyo at paano ako naawa sa iyo? Yun ang sabihin mo sa mga tao. He was a new man. Why? He has a new mean, may new appearance siya, may new mind siya, at may new mission siya. Who is this demon-possessed man? He was a madman. Siya ay punong-puno na uncleanliness sa kanyang buhay. Napakadumi ng pamumuhay, mapanirang buhay, ang gulo na tao. Guguluhin niya pa sarili niya. Hindi niya nakikita, winawasak niya pala niya sarili niya. Pwede yan nangyayari sa ating ngayon, sa mga pinapanood natin, sa ginagawa natin, the way we act. He was a madman, but he met the God-man. Isang Diyos na banal, pero isang Diyos na nagkatawang tao na naiintindihan ng pinagdadaanan mo at pinagdadaanan ko. And he became a new man.